last November 28, 2022, na-hijack po ang aking channel na Boy YouTube. The same date din po na recover ko itong aking channel na to sa hijacker na kung sino man po siya. And ipapakita ko po sa inyo ang proof na talagang na-hack po yung aking channel. Pero bago guys tayo magpatuloy dito sa aking tutorial kung paano ba natin ma-recover ang ating channel kung ito ay na-hijack o na-hack ng kung sino man po siyang hacker ang gumawa na po. Ma-recover po natin yan gamit ang technique na ginawa ko po dito kung paano ko po madali ang na-recover ang aking channel sa hijacker. Kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And paring na rin po ng bell para palagi kayong ma-update sa mga video na aking ina-upload dito sa aking channel. Yun nga po guys, noong November 28, na-hack yung aking channel. Pero during that time po, wala ako dito sa aming bahay. Kasi nga po, yan po ay book week ng aking mga anak na mga nag-aaral sa high school at sa elementary. So ako po ang tagahatid sundo sa kanila. So inihatid ko na po muna yung aking mga high school na anak. And then, bumalik ako sa amin. Inihatid ko naman si Natalia, yung aking elementary na isang grade 2. So ako ay naiwan doon sa school niya kasi ako po ang tagapag-video kasi sila po ay mayroong ginanap na palabas sa kanilang school. So ako po yung naging tagapag-video. So yung computer ko naman po during that time is shutdown. So close po ang aking computer. And sa area na po na pinuntahan ko is walang signal. So hindi ko po nalaman ng mga time na yun. Yung pala yung mga time na hinahijack na yung aking channel. So nung umuwi po ako ng tanghali, doon ko nalaman ng pagka-uwi ko dito sa bahay, chinek ko yung aking phone, may error na nga po. Nalimutan ko na po kung ano yung error pagka binuksan ko po yung aking studio app at saka yung YouTube app dito sa aking cellphone. So dali-dali akong makiat dito sa taas, and dito kasi yung aking PC. So nag-chinek ko sa browser and ayun nga po, hindi pa naman siya totaling hack yung aking channel. Kumbaga, nag-upload po siya ng mga video na sa 30 videos po ito. At lahat po ng kanyang in-upload talagang mga illegal. No? Bawal na bawal po sa YPP. So, puntahan po natin yung aking PC. So, ito pong mga to, ang, ito pong may mga kulay red. Ano po, yan mo yung mga ineligible and removed. So, yan po yung mga pinag-upload no hijacker. So, ito po ay naalis na dito sa aking channel. Hinayaan ko lang na nandiyan yan siya. Kasi, yan po ay isang proof ko rin no, sa YouTube na talagang hindi ako. Kasi, matikikita po yan ng YouTube kung ano yung IP na ginamit and anong location yung nag-upload. So, talagang in good faith po ako, hindi sa akin yung upload. Kaya nga po, hindi ako na demonetize. Although, napakarami po nitong terms and policy na bawal, ano po, nasa 30 po. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko na po bibilangin siya ngayon. So, yun nga po, na-recover ko rin po yung aking account. Kasi ang ginawa ko po, nakakalagin pa ako and then nakita ko yung ganyan, nasabayan ko siya. Siguro kung na-late ako ng pag-check sa aking channel, is wala na yung channel ko. Pero may chance pa rin po na ma-recover yung mga totaling wala ka ng access sa channel. So, ang ginawa ko po is binago ko po yung password. And then, nang binago ko po yung password, dali-dali po akong nag-contact dito sa team ng YouTube, ano po, dito po sa chat. So, nag-chat po ako sa kanila. And, binigyan nga po nila ako and ng link tungkol dun sa form na aking pipilapan. So, ito po, ilalagay ko rin ito sa description ng aking video. So, dito po, para ma-recover nyo po yung na-hack na channel nyo o na-hijack na channel, kinakailangan alam nyo po ang channel ID ng inyong channel and saka yung pinaka-last o latest upload nyo po na video kung hindi pa po nabubura ng hack, ng hijack. Isang gagawin nyo po, kailangan nyo rin po yung video ID ng latest na video ninyo na yon. And dapat alam nyo rin po kung kailan nyo create yung inyong channel. So, puntahan po natin yung form kung paano po pipilapan. So, syempre po, dito ilalagay nyo po yung inyong pangalan, ano po, at saka yung gamit nyo po na email sa inyong YouTube. And then, ilalagay nyo po dito yung channel ID. So, yung channel ID, guys, is makikita mo po dito sa ating dashboard kung kayo ay nakakakonect pa. Kung hindi naman, isa sa pinakang homepage po ng channel na yun. So, since nakaka-login pa po ako dito, so, dito po sa customization, ano po, dito sa basic info, andi dito po yung channel URL. So, ito pong, after nito, ito pong may UC, yan po, yung naka-highlight na yan. Yan po yung ating channel ID. So, yan po yung ilalagay natin dito sa form, dito sa channel ID. And then, syempre, kung kailan nyo po create yung channel nyo, so, ilalagay nyo po yun dyan. At saka yung primary email po na gamit nyo talaga. So, ilalagay nyo yun po dyan. So, pipilakapan nyo po lang yan lahat yung mga nandiyan dyan. And then, ito naman po, you currently signing the, yan, sasagutin nyo po lahat yan. Ayan, yung mga yan po, kung sino yung owner. At saka kung tanda nyo po yung pinakang ID nung latest video nyo. So, yung latest video naman po ninyo, isa kung kayo nakakalagin pa po sa inyong channel, punta lamang po kayo dito sa pinakang homepage ng inyong channel.
And then puntahan niyo po yung pinaka last upload niyo po. Ito po, halimbawa, yan po ano. Sige, ko na lang po ipi-play nang diretso. So ito po kung nakikita niyo sa pinakang link address, ano po, ito pong may equals na to. So ito po yung video ID. Ang kukunin niyo po diyan, guys, is yung pinaka latest o last upload niyo po sa inyong channel. So yun po yung ilalagay niyo dito. So pipilapan niyo lamang po yan. Yan po yung mga importante diyan, ano po, yes or no na lang po yung iba. And kung ito pong channel nyo isang meron ng brand, ilalagay nyo rin po yun. So ito pong sa akin kasi is wala, kaya yun, ganun lang po siya. And then kung nai-login mo ba ito sa mga ibang lokasyon yung channel mo, since yung akin is dito lang talaga sa bahay ko nalalagin and dun sa shop namin, so which is the same area lang po, ano, na dito pa rin sa Marinduque, sa Buwak pa rin, kumbaga nalipat lamang po ng ibang barangay, so yun po inilagay ko rin po dito. And then ilalagay nyo rin po yung IP address ng inyong computer, ng inyong internet. So ilalagay niyo po 'yan. Makikita niyo po 'yan sa speed test po, ando doon yung pinakang IP, makikita niyo po, no. So yun po yung external IP. So yun po yung ilalagay mo doon. So ilalagay niyo rin po kung kailan niyo napansin yung channel niyo na na-hijack. So ilalagay niyo rin po 'yan. So ito po mga to, yes or no, sasagutan niyo lang po 'yun. At kung gumagamit kayo ng VPN, ako po hindi, kaya no yung akin yan. So, bawal guys gumamit ng VPN, lalo kung monetize kayo. Ayan, isi-share niya rin po yung details how you may have gotten hijacked below. So, i-explain niyo po yun dyan. And then, pwede po kayong mag-attach dyan ng files, no? Yung mga, i-screenshot niyo po yung mga pinag-upload sa inyo, no? Katulad po niyan, ano? In-screenshot ko po yan and then, in-attach ko po lahat siya. And then, siyempre, i-check niyo po yung authorize and submit niyo. So, yan guys, yung isa sa mga naging paraan ko kung paano ko kaagad na recover yung aking channel. And nagkaroon nga po pala ako dito ng warning sa strike. Ano po? Dahil nga po dito sa mga upload na to. Pero yun naman po ay naalis. Kasi nga po, hindi naman talaga ako yung nag-upload. And talagang nakita rin ng YouTube na hindi talaga nanggaling sa IP ko, sa location ko yung upload. And ang pinagtatakang nga po dito guys, naka-enable po ang step 2 verification pero hindi ko po natanggap. Possible po is nandoon kasi ako sa area na walang signal kaya hindi ko po natanggap. So pwede pong ganun. So ganyan lamang po guys ang gagawin niyo kapag ka na-hijack o na-hack ang inyong channel. And hopefully wag po mangyari sa inyo kasi nakakakaba rin po. And kung medyo hindi kayo makakapag ano po dyan is umiral yung pagiging pagkatakot natin. No? Hindi po natin marirecover, baka totaling mawala sa atin yung ating channel na pinaghirapan. So dapat ay kulang pala, no, kahit na hijack na isa, always mag-analyze po kung paano natin ma-recover, gamitin po ang computer. Kung kayo po may computer, mag-search sa mga ways kung paano natin ma-recover yung ating account. Eh, mas maganda po talaga is humingi tayo ng assistant dito sa YouTube team, ano po, kasi sila po yung unang-una dapat nating sasabihan upang at least mabackupan po nila tayo sa nangyari, matulungan nila tayo. Kasi pag hindi po natin napatunayan yan na yung mga upload na ganyan, isa madidemonetize po ang channel nyo. Kasi bawal po talagang mag-upload ng mga bawal na video. And lahat po itong ina-upload sa aking channel, yung channel ko pa yung napagtripan. And ang ina-upload po is lahat ay bawal dito sa YPP. And thanks nga po pala kasi hindi ako na-demonetize. And wala rin po akong naging strike na. So tingnan po natin, no? Ayan, malinis po. Walang strike sa aking channel. Although, napakarami pong mga video na bawal na bawal. So, ito po isa kong nag-ano niya. So, ayan po. So, ganyan lamang po, guys. Ang pag-recover ng ating channel kapag ka ito ay na-hijack or na-hack. So, sundin nyo lamang po yan. Ilalagay ko po sa description yung form na yan para hindi na po kayo mahirapan. And, mas maganda po talaga na kayo lang po yung nakakalam ng inyong password. Huwag nyo pong ipalag-in mismo sa o ibigay ang password sa iba o ipalag-in sa ibang area na inyong pinagkatiwalaan. Kasi one day po is baka mangyari yung ganito. Magkakaproblema lang po kayo. Kayo at saka yung taong pinagkatiwalaan mo. So mas maganda kayo lamang po. Kung may brand naman po, mag-create ka ng brand na yun ang ilalagay mo. Huwag mo ibigay yung pinakang main password mo at email mo sa iyong channel. So guys, kung nakatulong po sa inyo itong aking tutorial na to, itong video na to is don't forget to subscribe po, palike na rin po at pa-share na rin po sa iba para ikalat po natin kung paano ba natin ma-recover ang ating channel. Kasi talaga pong nangyayari, kahit anong iwas nyo po is mangyayari po yung ganyang time kasi marami pong magaling na mga tao dito sa internet. No? Yun nga lang po, isa nagiging mali yung kanilang paggamit sa kanilang kaalaman.
Pero siguro, testing lang yun. Yung mga ganun siguro yung mga pagkakataon. No? So, kumbaga, gusto lang niya ma-experience. Ano bang mapipiling yung ganun? Yun yung naging tripping dito na ginawa sa aking channel. And thanks nga, na-recover ko rin kagad on the same day po. So, huwag pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. And palike na rin po and share. And paklik na rin po ng bell para palagi kayong ma-notify sa mga video na aking i-upload dito sa aking channel. Thank you po.